Ako si Iya Basila. Dati akong factory worker. Naranasan ko nung time na nagtatrabaho ako, gumigising ng maaga, naliligo ng malamig na tubig. Papasok ka kahit umuulan, kahit bumabagyo. Kasi wala kang choice. Yung tinatawag na walang choice kasi wala kang magiging income. Nung time na nasa loob ng factory ka, alam mo yung kahit na tama yung ginagawa mo, sa paningin ng ibang tao, magiging mali siya. Naranasan ko din ng time na nagtatrabaho ako, kahit may sakit ka na sa loob ng factory ka, hindi ka pwedeng lumabas. Minsan kailangan mo magtiis kasi kung uuwi ka, sayang yung kita. Sa 12 oras kong pagtatrabaho araw-araw, kahit anong sipag ko, kulang talaga. Yung sasahod ka, 15 pa lang, sasahod ka ng 30, may pinaglalaanan ka na. Kaya pag humingi ng pera, yung pamilya ko, wala na akong maibigay kasi sapat lang sa pambayad lahat ng utang. Hanggang sa inuumpisahan ko na siya, medyo mahirap kasi dumadaan ka sa proseso na nauubusan ka ng pera. Nararanasan ko that time, sumasakay ako ng zip pero wala akong pera. Ayan, nagugutom ka talaga, lalo na pag inumpisahan mo siya nang wala kang trabaho. Sa totoo lang na hindi ako talaga naniniwala sa uno. Tapos nung nakikita ko talaga na porsigido sila, nagsisikap. Puro kontra-kontra ko kasi nga hindi ko naman alam kung paano yung business na yan dati. Naalala ko before, yung tipong hinding-hindi ko na kaya, nasabi ko ayoko na, hindi ko na kaya, suko na ako. Pero may isang tao na nagsabi sa akin na tumuloy ka lang. May mangyayari din at alam ko na surely ako nakikita ka din ng malaki. Buti na lang naniwala ko sa kanya. Nagpapasalamat ako kay Upsun na talagang sumuporta at hindi tumigil sa pag-motivate kung ano man yung meron ako ngayon. Doon na ako naniniwala na nakita ko na yung sasakyan nila. Pero ngayon, nakita ko naman, okay naman. Ayun, sila naman ang tumutulong sa amin, lalo na sa pamilya ko. Sa Quezon, sa magulang ko, siya nang ngayon ang tumutulong. Salamat din. Sa uno, natupad ang pangarap niya na makabili ng gusto niya lahat. Makabili ng sasakyan, makabili ng bahay, makabili ng lupa. O ngayon, okay na. Buti na lang na-invite ako sa uno kasi yung isang nakita ko, yung tsansa, na kung saan yung tsansa na pwede mo makuha yung mga bagay na goals mo and na hindi mo makukuha sa pag-iempleyado. Yung tsansa na marami kang taong matutulungan bukod sa'yo and bukod sa pamilya mo. And ang pinakamasarap sa lahat, yung tipong nakakatulong ka sa ibang tao bukod sa sarili mo na umaangat ka. Sobrang saya ko kasi nabili ko na yung first car ko. Natutupad na, unti-unti lahat ng pangarap ko. Alam ko, may pangarap ka din, katulad ko. Para sa pamilya mo, para sa sarili mo, sama-sama nating tuparin sa tulong ni Uno.